pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapangirog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, ang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Isama din natin ang intensyon, kaarawan niya ngayon, si Jaime Cardinal L. Sin. Mga kapatid, aminin natin nating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban manuot ang pag-ibig sa iyong ngalay dakila at bantog upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihahandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkukop sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin
upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kaninuman. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon pa sa sinagogang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masasamang spirito. Sumigaw siya na malakas, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong yan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan nang hindi man lamang sinaktan nang gilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito, makapangyarihan at mabisa?" Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati namin po kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos makakatulong dito.
Unang Tesalonika. Binibigyan ng lakas ng loob ni San Pablo ang komunidad sa Tesalonika. Tayo po'y isa-isip natin ang kalagayan ng bawat isa. Tayo ay isang komunidad na nasa nabubuhay sa liwanag sapagkat si Kristo ang ilaw. Pinapaalala, hindi na tayo nasa kadiliman kung hindi tayo mga mamamayan ng liwanag sapagkat si Kristo ang tanglaw. May pag-asa tayo. Tayo'y magkabuklod-buklod at magtulungan bilang isang komunidad. Hindi lamang ito mensahe para sa isang komunidad noon, kung hindi makahulugan para sa atin din. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas, nagsasalita si Kristo na may otoridad. Ang kanyang salita ay mabisa. Ang kanyang salita, kataga, ay epektibo, matapang, nakakalunas, nakakagaling, nakakahilom. Hindi lamang ito operasyong laway, basta may masabi lamang, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Ayan. Basta may lumabas sa bibig. Hindi operasyon ng bunganga, kung hindi sapagkat may taong inaalihan ng masamang espiritu. Masama, espiritu, matapang, malakas. Upang matalo ang malakas na kalaban, may mas malakas na puwersa ang dapat sumugpo, tumalo, sumupil. Malakas ang kasamaan. Kailangan mas malakas ang kabutihan. Kaya nga, nang gilalas yung mga tao, ay sino ito? Takot yung mga demonyo na nangaapi, nag-aabuso. Kilala namin ikaw. Ano gagawin mo sa amin? Pupuksain mo kami. Lumayas ka. Yung mga tao naman, kaya kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Alalahanin natin, may pakikipagtunggali sa mundo at makikipagtunggali sa kalooban natin. Masama laban sa mabuti. Habang panahon, may giyera sa kalooban natin ang nangyayari sa labas. May refleksyon sa loob natin. Araw-araw, kaugnayan sa Kanya, dasal, kawang gawa, upang piliin lagi ang mabuti. Pinipili po yan. Hindi lamang nagawa kahapon yan, ngayon. Sapagkat malakas ang masama. At tayo naman mapagkumbaba, tapat na pipili. Panginoon, kayo po ang aming buhay. Hayaan niyo po ang kabutihan ay magwagi sa tulong po ninyo sa aking buhay, sa aking sarili, sa aking pagkatao. Isinasama ko po, may kaarawan ngayon, si Jaime Cardinal Sin. Mamaya po ay may misa kami sa Manila Cathedral para sa kanya. Ay, may malaki po ang utang na loob ko kay Jaime Cardinal Sin. Sinasama ko po sa mga intention. At gayon din ang mga intensyon ng maraming mga pamilya, maraming mga komunidad, hindi lamang sa loob ng Pilipinas, pati sa labas. Sapagkat tayong lahat ay talagang naapektuhan ng kasalukuyang pandemya. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque, nawa tayo din ay pumili ng kabutihan upang malakas na masog po ang masama sa ating sarili. Umiral ang pag-ibig, ang pagkakawang gawa, ang kabutihan. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo,
nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo na may pananalig. Tugon po natin, iisang banal na Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-uumapaw mong pag-ibig sa amin. Itatagmo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming makasama sa landas ng buhay. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa altar mo, anyo'y magiging tunay, dugo at katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Itaring tatanggapin sa pakikinaan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginanap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap, ang kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo'y siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay ahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Lalong-lalo na si Jaime Cardinal Elsin. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas doob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque Pintacasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos siyaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan
Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoong Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salit ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salit ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salit ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto na kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila mga pangako nilang sa binyag na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre.